mga kapamilya, isang magandang afternoon! Kasama niyo na nga po, nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po si Jaiho, at ito po ang Hotspot LAVE Live na Live! For today's episode, isa sa mga paborito nating child star na napapanood na din naman natin bilang isang teen star ang makaka-one-on-one chikahan natin ngayong araw na ito. Agad-agad i-welcome natin, Brenna! Hello, hello mga kapamilya! Kamusta po kayong lahat? Hi, Brenna! Hi, magandang hapon sa'yo! Sorry nice ha, agad-agad magsosorry na ako. Nung birthday mo, hindi ako nakapagpadala ng video greet kasi medyo busy ang Mima Jaiho. Pero belated happy okay birthday to you, Brenna. Oo. Thank you so much po. Oh, at least live na live kitang binate, di ba? Thank you, DJ Jai. You're welcome. Pero bago tayo magpatuloy sa ating chikahan, kapamilya, keep on sending stars dahil mamaya, mas makikilala pa natin lalo si Brenna. Ito na nga, speaking of your birthday, paano mo ba sinelebrate ang iyong 18th birthday? Nagkaroon lang po kami ng small dinner, get together with a few of my closest friends. And syempre, kasama yung family ko, ayan. Tsaka si Karina, ayan, na-invite ko siya ng biglaan. As in, last minute, buti nakapunta po siya, ayan. Yes, perfect. So, ano to, very intimate lang ba yung ginawa mong 18th birthday o talagang nagpa-celebrate ka ng magarbo and granding debut? Debut? Hindi naman po, intimate lang talaga siya kasi I think we were less than 40 people na nandun. So, ayun, dinner lang po talaga siya and wala masyadong program na nangyari. Pero masaya naman po siya. Enjoy naman po namin lahat. Mm-hmm. Ano naman na naging birthday wish ni Brenna? Hindi ko po actually yung naisip pero siguro ang wish ko na lang is matapos na talaga yung pandemic and magkita na tayo face to face, lahat bumalik na sa normal kasi for sure lahat naman po talaga tayo yung gustong mangyari. Pero siguro para sa sarili ko, ang wish ko is mas madaming upcoming projects and makapag-share po ako ng music ko with other people. Ayan. Yan ang nililook forward ng napakaraming kapamilya natin. Kasi kayong mga dating napapanood namin sa Going Bulilit, sigurado na yung training nyo talagang pangmalakasan, di ba? Kumbaga parang hindi pa nakikita yung galing nyo sa pagsasayaw, sa pagkanta. Laging napapanood sa inyo yung mga comedy skit. Tapos ikaw napapanood ka rin sa mga pag-arte mo talaga. Diba? Pero yung singing talent na meron ka, hindi mo pa na i-offer sa mga kapamilya natin. So, yes. Soon, yan ang dapat abangan nila sa'yo. Yes, soon. Sana po. Ayan. Marami pa akong mga sinusulat and hopefully soon mapakinggan nyo rin siya kapag nakapag-release na ako. Ayan, abangan nyo po yan. Totoo. Pero ito, di ba pag debut, laging merong 18 roses, ganyan. Kung magkakaroon ka ng 18 roses, can you name at least 3 kapamilya leading man na gusto mong makasama? Siguro yung first is si Harvey. Ayan, para ka-age ko. Nagkasama po kami sa Going Bulilit. So siguro matutuwa yung mga tao if makita ulit nila kami together since naging partners din naman po kami dati. And para magkaroon din sila ng parang nostalgic feeling na magkakasama ulit ang mga Bulilit. And siguro pangalawa, mga ngarap na lang ako, no? Siguro po si James Reid. Ayan, why not? Nabanggit ko na po ito sa madaming interview. Palagi ko nababanggit. Super crush ko po talaga si James Reid. Pangatlo, sino ba? Siguro si Kuya DJ. Ayan, si Kuya DJ na lang. Kasi naalala ko din po nung
bata-bata pa ako, is pagpupunta siya, bumibisita siya ng Goyong Bulilit. Lagi niya kaming ina-approach, nila Belle, nila Casey, ganyan. Tapos babati siya sa amin, yayakapin niya kami. So siguro, ang saya lang din na ma-witness niya na mag-turn ako ng 18. Ayan, para sa aking 18 roses. Totoo yan. So, Harvey, James Reed and Daniel Padilla. Why not, di ba? Pero yes. Ito, Brenna, ngayong 18 ka na, are you planning to change your image ba? Na ikaw ba yung hindi na 14-y bopper? Ikaw ba yung i-effort ka na sa sarili mo para mas maging physically fit? Tapos you're ready sa mga roles na kagaya ng ginagawa ng mga kasabayan mo din? Syempre naman po, gusto ko din po na medyo magbago yung image ko since nasanay po siguro yung mga tao na bulilit pa lang ako, na witness nila ako na puro comedy yung ginagawa ko. And siguro maganda rin po for a change na makita nila kung mag-act more on sa mga pang-act, para mga kumbaga best actress na roles, ganyan, mga drama, action, and inaabangan ko po talaga na i-bless ako ni Lord ng mga ganong projects para mapakita ko rin po yung ibang side ko naman sa mga tao. Ayun. I remember last time na nagkaroon ako ng chance na ma-interview ka, Brenna, no? Parang yun yung sinabi mo, isa sa mga dream mo talaga na maipakita sa mga tao na kaya mong mag-action. Yes, yes po. Uh-oh. Siyempre, ano din, parang kakaiba din po sa mga tao kapag nakita sila ng babae na nag-a-action, di ba? Kasi parang angel look scene, mga ganyan. Yes. Mm-mm. Kasi sa atin, more on nasasana yung mga tao is lalaki yung bida na action. So, kung makita man, kung mabigyan man ako ng chance, tatanggapin ko talaga na mag-action movie or serie. Totoo. Bakit yon? Sino ba yung mga nag-inspire sa'yo na sana someday mabigyan ka ng opportunity na ganun yung tema ng mga bagay na gusto mong gawin dito sa business? Actually, nung bata po ako, hindi po more on action talaga eh. Parang more on heavy roles lang talaga. Nung bata po ako, idol na idol ko si Jody Santa Maria. And ngayon may nakita pa akong bago niyang teleserye, which is The Broken Marriage Vow. Mm-hmm. And napanood ko yung K-drama series na yon. And sobrang astig na astig ako dun sa girl kasi kahit hindi siya action, parang napapakita niya yung fierce side niya eh. So, ang natuwa ako nung nakita ko na nagkaroon tayo ng version na Filipino and ang gumanap pa is si Miss Jody Santa Maria. Parang yun talaga yung nilulook up ko na, ah, gusto ko din maging ganito, fierce din. And syempre, hindi, lagi ko din po na sasabi na yung fangirl na movie, sobrang... Ni Charlie Dizon. Doon ako nag... Yes, doon po talaga ako nag-start na mag-idolize sa kanya. Up till now, sinusubaybayan ko yung mga films and projects niya. More on ganun mga roles po sana yung gusto ko din makuha if ever. Para mapakita ko nga po yun, yung fierce side ko naman. Totoo, given a chance na magkaroon ka ng lead role mo, ano ang pangarap na role ni Brenna bukod sa mga nabanggit niya? Kunyari teleserye? Siguro po, gusto ko po magkaroon ng tele... Actually, wala pa po ako masyadong maraming movies, pero nag-gumanap po ako sa isang movie which is Four Sisters and a Wedding, yung young Tony Gonzaga. Pero ang mas gusto ko po talaga is teleserye kasi mas sinusubaybayan po siya ng tao and sa ano ngayon, sa panahon natin ngayon, mas binibinge watch ng tao talaga pag series. So yun, siguro po kung magkakaroon ako ng role, gusto ko sa teleserye. Ayan. Yes, lahat naman, di ba? Parang ang hirap magbigay kung ano na yung gusto nila na mangyari for the teleserye. Kasi syempre sa industry natin, di ba? Yes. Whatever projects ang i-offer sa atin, nasa sa atin yan bilang artista kung paano tayo magiging effective na magpo-portray doon sa character, di ba? Yes. Meron ka bang mga upcoming projects na pwede nating pag-usapan? Ayun. actually, I'm not sure po, pero wala pa po nare-rely sa akin ng manager ko. Pero ang pagkakaalam ko po nitong nakaraan is meron pong
mga naka-line up na projects. So, abangan na lang din po natin. Kasama po ako sa mag-aabang. Pero, ayun po, sa ngayon, ang pinagkakaabalahan ko po is school and syempre mga post sa IG, mga live sa TikTok, mga ganyan. So, ayun po, pwede nyo po akong abangan doon hanggat wala pa po tayong nalalaman na update. Ayun. Pero may narinig kasi ako na may magbabalik. Pero sa susunod natin yan pag-uusapan. Yes! Diba? So, abangan natin. Magkikita ulit tayo, DJ. Hi. Correct. Totoo yan. Pero ito, sa isa sa pinaka nilulook forward ko for today's episode ay ang Throwback Time Challenge. Sa episode natin, magpapakita lang ako ng ilang throwback photos ni Brenna at kailangan mong ikwento sa mga kapamilya viewers natin kung ano nga ba ang kwento sa likod ng larawang aming ipapakita. Let's start with our first photo. Kita mo, Brenna? Uy, yes! Ay, ang bata ko pa dito. Akala ko po nung mga time na to, parang ano na ako, nandun ako sa lineup ng mga gagraduate. Pero hindi pa pala, kasi madami pa pong nauna sa akin nung time na yan. Pero ayan, I think yan po yung launching na itong dalawa, which is Mitch and Cessa sa Going Budilit. Kakapasok lang po nila. And ano ba yung sinayaw namin dyan? Worth It? Ng Fifth Harmony. Ayan, sumayaw po ata kami dyan. And, ayan, enjoy naman. And, nasa YouTube pa ata siya hanggang ngayon. So, kung gusto niyo po yung balikan, pwede niyong tignan sa YouTube yan. Noon time na yan, naiisip mo ba na artista kayo? Parang more on naglalaro. Parang ganun po. Kasi mga kasama ko, mga katrabaho ko is mga kids din. So, masaya lang kami sa taping. Naalala ko, lagi kami naglalaro sa hallway. Kapag nag-reach out ako sa mga posters ko dati, ang una nilang binabanggit sa akin. Last time nung nag-birthday nga po ako, sabi sa akin ng ilan is, ate, kailan lang naglalaro lang tayo sa hallway, diba? Tapos ngayon, 18 ka na. Ayun, nakakatuwa lang po kasi nung mga time po na yan, hindi ko pa nare-realize talaga na wala, nagtatrabaho pala ako. Ano pala, artista pala ako. Yes, next photo. Ay, with Ella, ang ganda. Ah, yes. MMK po ito. Ako po yung gumanap na... ako po yung gumanap bilang Ella sa MMK and nag-taping po kami ng sa mall po ata to eh. Kasama ko po si Ella and ang gumanap po ata dito na papa and mama ko is, oh my gosh, nakalimutan ko kung sino. Pero ayun, naaalala ko, I had fun working with them kasi ginagabayan po nila ako eh. Kasi hindi pa naman po ako niyan super, super, super galing talaga na actress eh. So, ano pa lang talaga ako niyan. Sanay ako sa mga comedy. Then, binigyan nila ako ng big role. Tapos, si Ella pa yung ginanapan ko, which is singer. Tapos, nagsistart pa lang po ako kumanta niya. Uy, wow! Ang dami namin dito. Okay, madami akong kwento. Actually, itong photo na to, ay, itong serya na to is hawak kamay. And hanggang ngayon, nagsicirculate pa rin siya sa TikTok. Alam niyo yung mga uso na sinaspeed up nila yung eksena. Tapos, nagiging nakakatawa siya. So, ang role ko dito is parang mean girl naman ako, gano'n. Together with Belle. Tapos, ang inaapi-api namin is si Cyril and si Blight. Tsaka si, eto si Laika. So, ang story nito is classmates, schoolmates kami, gano'n. Tapos, kaming tatlo yung mean girls. Tapos, and dito rin pala si Kuya JK, ito sa gilid, and si Zijan, ayan. At saka si Blight, si Laika, nandyan din. Yes. Oh, ayan. Sino yung katabi ni Belle? Si Ate Angelica po ata, Angeline. Oh, in fairness. Naalala ko yung hawak kami na yan. Ako pa nag-host ng ano niyan, press con mismo wow. Doon sa may... Hospicio de San Jose. Nandun kaya ako?
Hindi Parang nakilala. sinapapapi pa lang ata yung pinakilala that time. Oo, ayan. Next photo. Alexa to ha, tsaka si Wow, Ilona. napaka-fangirl naman. Ang fangirl ko naman dito. Naalala, vivid pa sa akin yung memory na to. Naalala ko po is, ito yung sports fest ng Star Magic. And nakita ko po kasi si Ate Alexa and si Ilona, parang nagchichikahan sila. Eh, syempre ako feeling, ano naman ako, dalaga na din ako. Kasi medyo nagtitintin na din po ako niyan eh. So, trinay kong tumabi and makipag-chit-chat sa kanila. Then ito, ayan, yung photo na yan. Bigla ko lang sabi, uy, picture naman tayo. Kala mo, artista yarn? Fangirl yarn? Hindi, alam mo natuwa maraming lang po mga ako na ganyan nandun ha. sila. Aminin mo, pag ganyan yung mga event natin, hindi pwedeng hindi ka magka-picture sa kapwa mo artista talaga. Yes! Mm-mm. Tsaka yan lang po yung parang time na marami po talaga kayo na nagkakasama and nagbabonding, tapos nang hindi nagtatrabaho. Yes. Yes. Ah, okay. Pupunta po kami sa isang place niya na meron atang escape room or nanood kami ng movie. I forgot. Pero hindi po namin kasama sila Kuya Nash nung time na yan. Ang kasama po namin is mga directors and writers ng Bulilit. Then nagbond lang po kami together hanggang sa nakita namin na nandun pala sa same resto si Kuya Iggy and si Kuya Nash. Tapos nagpicture kami together kasi parang sinasabi nila ano na daw, parang sumusunod na daw kami sa mga yapak nila, nagdadalaga na daw po kami. Kaya ayan, nagpicture po kami. Dinner lang po yan. Ayan. Yes, palakpakan natin ang pagbabalik tanaw sa mga photos ni Brenna na ipinakita natin from going Bulilit hanggang sa kanyang pagdadalaga. Oo, 'di ba? Nakaka-happy. Alam niyo mga kapamilya, every time na nagto-throwback tayo. Kinabahan ako doon ng slight. Natakot ka ng very light, no? Akala mo kung ano mga ipapakita naming throwback yes. sa'yo. Pero hindi, pinakita lang natin yung journey mo mula nung nasa Bulilit ka, sa mga projects na nagawa mo, hanggang sa pagdadalaga stage. Oo. Brenna, sa show business, hindi ganun kadali. Di ba? Even if matagal ka ng artista mula pagkabata mo, tapos dadating ka sa awkward stage, lalo na sa mga child stars, di ba? Ganyan. Papaano mo yes. inire-ready yung sarili mo para kapag dating nung tamang panahon, eh mag-shine ka naman ng bonggang-bongga at ikaw naman ang mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng sarili mong spotlight. Alam mo, Mama Jay, lagi ko talagang pinagpo-pray yan na sana magkaroon ng yung parang ma-bless naman ako ni Lord ng time ko talaga na makapag-share ng talent ko sa ibang tao. And kapag nakikita ko yung mga kasabayan ko na successful na, nagsisilbi silang inspiration sa akin and motivation para ma-reach ko din yung ganung level na ako sa sarili ko, kaya ko din na magkaroon ng madaming projects and makapag-share ng madaming music sa ibang tao. Siguro sa preparation, kailangan lang po talaga is mag-ingat sa kilos and dapat alam mo sa sarili mo kung ano yung pinapasok mo. Pero most importantly, kailangan mo munang mag-focus sa starting with self-love para kahit na hindi mo pa time, alam mo na meron kang naka-reserve na talent for your spotlight. Mm-hmm. Para pag dumating na yung time na yon, alam mo na sa sarili mo, kaya ko to. I got this. Totoo. Alam mo, Brenna, ang sarap marinig na ganyan, ano? Kasi syempre, aminin natin, sa industriya ng show business, di ba, grabe yung pressure. Di ba, grabe yes. yung maiisip mo na, paano yan, yung kasabayan ko, ganito na yung ginagawa, ako hindi mm-hmm. pa, ganito, ganyan. Pag may mga times, Brenna, na dumarating ka sa punto ng ang eksena, eh, nandun ka sa moment na nag-iisip at nagtatanong, natuwa ako sa sinabi mo na ginawa mo silang inspiration para dumating din yung time mo na ikaw naman. Diba? Pero sino yung yes. pinakamadalas mong nakakausap kapag may mga ganun kang sentiments? Yung pag-feeling mo parang,
When is the right timing for me? Kailan ako talaga para sa akin? Siguro po, kasi kapag I feel like when I'm vulnerable, kailangan ko siyang i-keep muna sa sarili ko until ma-process ko yung thought ko para makwento ko siya sa ibang tao ng maayos, nang hindi puro emotions yung nakukwento ko. Parang siguro po, pag nafe-feel ko yun, I pray to God lang muna before I tell anyone else para magkaroon na muna ako ng initial parang message from God na okay lang yan, kaya mo yan, dadating din yung time mo. Yun lang po lagi talaga yung nare-receive ko na response from Him. Kasi kapag nakikita ko po nga ganun, yung mga kasabayan ko is successful na, hindi mo naman po talaga maiiwasan na tanungin na, kailan ba ako? Kaya ko din naman, may talent din naman ako. Pero, ayun lang, sa mga aspiring artists din dyan, na feeling nila wala na silang chance, just pray to God and malalaman mo yung sagot kung will niya ba talaga yan para sa'yo. Yes! Ang sarap-sarap na marinig coming from you, Brenna. And I know, in this business, you'll go places. Magaling kang artista at nasusubaybayan ka Thank namin you. Mula Thank pagkabata you, mo. So we'll wait for your right time in this business at sigurado ako na hindi yan magtatagal, pero madali na lang yan, mabilis yang lalapit sa'yo dahil talented ka at napakaganda mo kaya, anak, ba? Diba? Kaya talaga thank na you, mga thank you, Mama i-wait John. Natin si Brenna na mag-star, mag-shine ang kanyang bituin. Invite mo silang lahat kung saan kanila pwedeng i-follow, mga upcoming ganap, social media, go! Ayan, mga kapamilya, unang-una maraming salamat po sa lahat ng bumati sa akin ng happy, happy 18th birthday. Mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po sa pagpatuloy niyong pagsuporta sa akin at sa career ko. Ayan, ang mga aabangan niyo po sa akin is, ayan nga, sana makapag-release ako ng music at mapakinggan niyo. Excited ako para dyan. Pero hanggat wala pa, pwede niyo po akong i-follow sa aking mga social media at Brenna Garcia 08. Ayan, sa lahat po ng social media na meron, yan lang po ang username ko para hindi na po kayo mahirapan hanapin. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga bumate at sumusuporta sa akin. Pwede niyo po akong abangan sa mga upcoming projects ko. Syempre, Hoy Love You, showing pa rin po yan sa I1TFC. Pwedeng niyo po yung balik-balikan season 1 and season 2. Kasama ko dyan sila Kuya Joros, Ate Roxanne, Carjon, and Papa Doms at marami pang iba. Kaya maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin. Thank you so much, Brenna Garcia, mga kapamilya, sa pagsama sa amin dito sa isa na namang makabuluang chikahan sa Hotspot LAVE Live na Live. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode every Tuesdays and Thursday dito lamang po sa facebook.com/ABS-CBN Network. And also, mga kapamilya, nasa podcast na din po kami. Mapapakinggan niyo po ang Hotspot the Podcast on Spotify, Apple Podcast, at sa iba pang podcast streaming platforms. With Brenna Garcia, ako po nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po si Jaiho. Kita-kits ulit. Bye!